Migs Molino binalikan ng last days ni Mahal. Nang huling bumisita ang komedyante na si Mahal o Noemi Tesorero in real life sa kanyang matalik na kaibigan na si Mura, kasama niya sa pag-akyat ng bundok ang isa pa niyang kaibigan na si indie actor Migs Molina. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. August 31 this year nang pumanaw si Mahal at the age of 46. Ayon sa kanyang kapatid, gastro illness at COVID-19 daw ang cause of death niya. Klarifikasyon naman ni Mig, severe acute respiratory distress syndrome secondary to COVID-19 ang actual diagnosis ng doktor. Malaki ang pasasalamat ng pamilya ni Mahal kay Mig dahil ito ang nag-alaga kay Mahal. Nandoon sila sa bahay ni Mahal sa Batangas hanggang sa sumakabilang buhay ito. Sa recent vlog ni Migs ay nagbalik tanaw siya sa last days ni Mahal. Kwento niya, malaki ang impact ng pagkamatay ng ama ni Mahal na si Romy Tesorero sa kalusugan ng aktres. Tahimik at minsan bigla na lang magsasalita tungkol sa papa niya. Palagi niyang gustong mag-isa. Gusto niya palagi nandito sa kwarto, masyado niya pong dinamdam yung pagkawala ng papa niya. That time po kasi, andon pa rin sa bahay ni na Mahal yung abo ng papa niya. Hindi siya nakauwi kasi lockdown niya. Marahil dahil na rin sa lungkot ay tuluyan ng hina si Mahal, by August 25 ay nagsimula na ang ubo niya. Dinaan nila sa pag-inom ng lagundi ito pero by August 27 ay nilagnat na siya hanggang sa tumuloy na ito sa pangkaso. Pinainom ko naman po siya ng Biogesic pagkakain niya 3 times a day yun. Kinabukasan, okay naman na po siya. Magaling na raw po siya, sabi ni Mig. Kwento pa niya, tinanong ko po kung nawalan po siya ng pang-amoy tsaka panlasa. Sabi niya po okay naman ang pakiramdam niya. May panlasa naman daw po siya. May pang-amoy naman daw po siya. Minsan nga po sinubukan na may ipakain sa kanya na hindi niya alam kung ano iyon. Nahulaan naman po niya. So kampante po ako, sabi ko nga po hindi ito COVID. August 3 ay bumisita na ang manager ni Mahal and he also reached out to Mahal's tita. By August 31, naghanda na rin sila ng oxygen supply. Para in case po na anuman ang mangyari, at least may pang-reserve po kami na panlagay kay Mahal, aniya. Wala nang sinat pero pinagpapawisan na si Mahal ng malamig. Kung kailan naman nakabitan na siya ng oxygen para maging alalay sa paghingay, tsaka naman ito nakitang naghahabol ng hininga, kaya naman itinakbo na nila agad si Mahal sa ospital. Mga ilang oras lang din po, nagsabi nga po yung doktor, 50-50 na nga po si Mahal. That time po kasi lutang na ako. Hindi ko na po alam kung ano yung mangyayari. Ayoko naman po mag-isip ng negative eh. So, hindi ko po muna pinakinggan yung sinasabi ng doktor, kwento ni Mig. Naiiyak na siya nang maalala ang masasakit na pangyayari mula nang madala sa ospital si Mahal, ilang oras lang ang nakalipas bago siya idiniklarang pumanaw na. Bilis, sabi ni Migs. Malalim rin ang pinagsamahan ng dalawa at hanggang sa huling hininga ni Mahal ay nakabantay si Mig. September 2 nang i-cremate si Mahal sa Batangas at dinala ng kanyang pamilya ang abo niya sa Quezon City. Dahil naka-quarantine, hindi na umabot si Mig sa lamay ni Mahal. Ganoon pa man, alam ng mga malapit kay Mahal kung paano niya itong sinamahan at inalagaan. Ang message ni Migs kay Mahal, alam ko na masaya ka na ngayon dahil kasama mo si Papa, dahil sabi mo nga hintayin ka ni Papa. Pero ngayon sumama ka na sa kanya, alam ko masaya ka na. Dagdag pa niya, gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa ibinigay mong kasiyahan sa mga panahong kasama kita. Ang dami mong mga alaala na iniwan sa amin, sa akin. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.